Okay, hello guys. Ngayon ay meron na naman po tayong ma-experience na isang 90 tonner namin na mobile crane. Ito ay hindi na naman po makapag-retract ang kanyang dulo. Yung nakaraan, kung maalala nyo guys, yung isang ginawa namin, yan po ay naging okay na. Ayan po yung isa. 90 tonner din yan guys. Ayan. Sa ngayon ay meron na naman. Ito ay nagka-aber yan na naman ang kanyang isang telescopic boom. Ayan guys, iisa lang po ang kanyang ang kanilang naging problema. Ito ay mushroom na naman. Ayan guys, ang sinabi ko noon ay kung may katagalan na po ang mga mobile crane natin ay ganyan po ang mangyayari. Ayan, kaya hindi na po bago sa atin itong ganitong sistema, kaya akyatin natin guys. Mataas, guys. Makikita natin. Okay, ayan guys, doon tayo sa taas. Yung aking mini-mention lagi na aming talagang technician ng crane ay nandito na, makasama natin ngayon. Ayan, nasa taas si Forman na Jomar Batukan. Ayan, doon tayo sa taas guys. Ayan guys, yung mga butas na yan ay may mushroom lock yan, yung mga ganyan. Ayan ito po yung nag-lock. Hindi po siya umatras kaya hindi niya mapunot ang kanyang telescopic boom. Kaya hindi makaretract ang kanyang panghuli. Ngayon, maretract na yun guys kasi napatras namin yung kanyang mushroom. Tingnan natin mamaya guys kasi bubuksan namin ito. Isang natapos namin na sinasabi ko, ganito rin yung naging problema. 90 tonner din po yan. Ayan, kasi may kalumaan na rin ng aming mga equipment. Kaya normal po yun yung magiging problema na ganyan. I-retract ang kanyang panghuling boom na hindi siya ma-retract. Guys, kung mapapansin nyo ito banda, mamaya i-extend yan lahat yan para makikita natin yung kanyang mushroom lock. Ayan, basta ma-retract lang yan guys, ay ma-setting na niya yung aming technician para dito banda ay ma-open niya yan. Makikita natin yun kung paano i-repair mushroom lock kasi guys. Minsan yung kanyang spring daw ay yun po yung magiging problema, hindi niya mahugot yung kanyang mushroom. Okay, ayan na guys, na-retract na niya kasi kanina nasundot namin ng tubo yun, lukpok namin para lilitaw, maglalak siya. Ayan, yung
kanyang loob naman ang ating sisilipin kung paano po yung sistema o diskarte ng aming technician kung paano makita at ma-adjust yung kanyang master room lock. Okay guys. Okay, ayan guys, malamang yung aming problema dito sa number 3 ay lumuwag yung kanyang kanyang plate na ganyan, yung nakapatungan ng kanyang spring. Oop! Okay, yan po yung kanyang loob ng telescopic boom. Kadalasan na kasi itong mga nagiging problema ng aming crane, 55 tons at saka 90 tons, ay dahil sa katagalan na rin na gamit itong mga crane namin, ay karamihan ito ay nagkakaproblema guys. Asan na yung kamay ko? Ayan, ito yung sinasabing master room. Ayan guys, nakadiretso sa kanyang pinlock. Eto. Ngayon, pagka maganit po ito, itong pinlock na ito, hindi po kayang dukutin ng kanyang master room sa puno. Ayan, lumalampas po dito. Kaya, ang nangyayari, hindi po siya makapag-retract. Kasi yung gripper, atras, tapos huhugutin niya kasi may shafting doon. Ibababa niya yan guys. Kung hindi niya kayang ibaba, lalampasan niya. Ayan. Ayan o, dudukutin niya yan. Ibababa niya doon. Oh. Yan po yung kanyang troubleshooting kung hindi po makapag-retract. Na ang maging problema ay hindi po electrical system. Yan na po ay mechanical system. Okay guys. Later. Ayan guys, nandito tayo sa ano. Ito yung kanyang ginawa ng ating aming technician. Ito kasi guys, kanina hindi ko na kinuha ng video kasi ito tumatama rito. Ito. Ito yung tagadukot ng kanyang mushroom. Doon. Ayan, ito naman yung sensor. Ito naman yung kanyang pag nakatapat na ito dito sa ano, mababasa na nung monitor doon sa kanyang crane site operator cap. Ayan guys, masubukan natin dahil sensitive po itong area na ito, mga electrical system dito, sensitive niyan. Kailangan na nakatire up, hindi po siya gumagalaw-galaw pagka nag-vibrate. Kailangan permis pa rin siya na nakatire up. Ngayon naayos na guys. Ito lang. Itong suction na ito, ito yung nakakabit kasi sa kanyang boom length sensor. Doon sa puwitan nitong telescopic boom. Yan guys, masubukan ngayon. Kasi yun nga, sensitive kasi pagka ito yung nagalaw-galaw. Baka ito lang yung naging problema. Dahil nalangisan na po namin ang kanyang pinlock. Okay, ayan na guys. Tinitesting na nung aming crane technician na si Foreman Batukan. Ayan, in-extend niya at saka niya itesting na i-retract. Okay,
guys, hanggang dito na lang muna guys ang aking pagkuha ng video, at sana naman ay makuhanan ko pa ulit ng pangalawang pagkakataon para sa kanyang isang problema tungkol sa mechanical system. Kasi yung kanyang electrical system guys ay hindi po doon lang gagaling yung kanyang problema sa kanyang pag-retract. Ayan, nakita nyo naman guys, hindi man tuloy-tuloy ang aking pagkuha ng video, kaya kunting pag-uunawa na lang. Kaya ang masasabi ko lang mga bagong viewer at saka yung mga taga-suporta ay mag-comments lang po sa aking video para maibigay ko po yung tamang kasagutan. Ayan guys, hindi ko man nakuhanan lahat ng video yung aming pag-re-repair, ay itama na lang natin sa inyong mga komento. Okay, shout out mga kasama namin dyan sa bandang Juhayma, mga kasama naming operator si Mr. San Ignacio Santa Ana, si Eric Membrado, sorry, at mga ibang kasamang driver dyan, at saka maintenance si Jemara Antipolo, si Mr. Elmer Cholago. Ayan, at marami pang iba, hindi ko na maisa-isa dahil mapahaba ko ang aking pag-ending ng aking video. Maraming salamat guys, sana ituloy-tuloy lang ang inyong pagsuporta. Okay, hanggang dito na lang. Saan ka man dito sa mundo, mabuhay po kayo.